araw ng Singling Year 2 every Monday, Tuesday, Thursday. At yun na nga po ang Singling Kids every Saturday. 6:30 PM po yan sa TV5. Ayan. At syempre, yun na nga po nakita po natin yung paggawa ng pastillas kanina. Alam niyo po ba na isa po yan sa sikat sa Bulacan, ang kanilang pastillas. Perfect po yan sa mga lakwatchers na mahilig sa sweet. Kayo po ba lakwatchers? Mahilig din po ba kayo sa mga ano, sa mga sweets like pastillas or kahit anong ano, mga minatamisan? Kasi opo, ano, ako po yung tatanungin nyo, hindi po ako masyadong mahilig sa sweet. Pero yung ano, basta titikim lang ako ng konti, pero yun, tapos okay na, hindi ko na po mauubos. Kasi ano, lagi pong nangangati agad yung lalamunan ko kapag kumakain ako. Ayan, kung kayo po ay mahilig sa sweets, mag-comment na po kayo and don't forget to use our official hashtag, hashtag LakwaFiesta. At yun na nga po, nakita po natin na tinuruan tayo ni nanay natin kung paano gumawa ng pastillas. Una niya muna ginawa yung pabalat art o isang lokal na tradisyon ng pag-upit ng maliliit na detalye at disenyo sa papel de Japon. Yung kanina pong nakita nyo yung may design, yun po yung pangbalot nila. At syempre, una pong ginawa ay mag-trace ng pattern sa Japanese paper. Pangalawa po, gupitin ang na-trace na pattern. Pangatlo, ayan. At nakakahalaga po ng 20 pesos ang isang piraso ng pabalat. At syempre, saka po, nirolyo ang pastilya sa ginawang pabalat. At para po sa mga gusto ng mga sweets, para din sa mga gusto rin ng mga pastillas na sa Bulacan, punta na po sa Ocampos Specialty Products. At ito po ay matatagpuan sa inang wika, St. Kanyogan, Malolos, Bulacan. At ang kanilang pong social media accounts, sa kanilang Facebook page ay ang Ocampos Specialty Products. At sa kanilang mong pong Gmail ay ang nachocastro827@gmail.com. Ayan. At yun nga po, sunod naman po nilang pinuntahan ang Karilagan Organic Stevia Farm Cafe. At sabi nga po ng marketing manager ng Stevia Farm na si Miss Cecil, ang stevia ay isang matamis na halaman. Alternative daw yan sa asukal at mas matamis pa ng 100 hanggang 300 na beses sa table sugar. O naman, grabe, healthy yun ha. Ayun. At yun nga, speaking of healthy, healthy nga daw yan dahil walang carbohydrates, walang calories, at walang artificial na pampalasa. Ayan. Yun po ay tinatawag na ano, organic talaga. Talaga namang napaka-healthy dahil mismong dahon po yung matamis. Ayan. Nakatikim na po ba kayo ng lakwatchers ng stevia plants or sa stevia farm? Kasi kung po yung tatanungin nyo, madalas po kami dyan sa stevia farm kasi lag-pepper farm po kami dyan kapag may mga event sila. Ayan. Katulad po nung nag-birthday yung isa po sa may-ari sa stevia farm, dyan po kami nag-perform. And then, nakakatuwa po, meron po silang mga ano, mga binigay po na products ng Karilagan Stevia Farm. Kaya yun po, na-try po namin yung products po nila. And then kapag po nandun kami, kapag break time, lagi na silang may nakaabang na coffee sa amin. Ang gamit ay yung stevia sugar. Grabe. Sobrang sarap po talaga ng lakwatchers. At ito pa nga, nag-originate ang stevia farm sa Paraguay. Ang Karilagan Stevia Farm ay naikatag noong 2004 at ito ang pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Tinatayo ito para tulungan ang ating mga magigiting na local farmers. At lahat po ng mga bumibili ng produkto nila nakakatulong sa local farmers. Kaya naman sa ating mga lakwatchers na mga taga-Bulacan dyan, punta na o kaya hindi po sa Bulacan, punta na po kayo dyan sa stevia farm. Talaga namang napakaganda po dyan, promise. And then, may nagpapa-shoutout nga din po pala ngayong umaga. Mula kay Miss Bernadette San Miguel Donato. Pa-shoutout po sa mga ka-glorious na nanonood ngayon. Hashtag Karilagan Stevia Farm Cafe. Hashtag Lakwa Fiesta. Naku, maraming salamat po sa inyo dyan, Miss Bernadette Company. Thank you po sa pagtubok dito po sa LakwatsikaDora. At syempre, share up din po sa Torres and Mazo family. San Rex Torres, hello! Share up po sa inyo. God bless po and more blessings. And kasama natin ngayon ang ating mga
Kababayan dyan from Canada, mula kay Mami Ami Ehers ito. Pa-shoutout din po sa kanyang mga co-workers sa Vita Health Product Production. Shoutout po, Vita Health Product Production! Ingat po kayo dyan! God bless po! At ito ba, nanonood din yung aking magandang tita, Tita Aurelia Tua. Hello din po sa'yo, tita! Love you, tita! Ingat po! And wala naman kay best friend Emily, Agot, di makulangan, Perma. I love pastillas and yema. Wow, masarap na po yan, Ate Emily. Ayan, maraming salamat po. Hashtag LakbaFiesta. At wala naman kay Kuya Jamin Regamihan, stevia yung sweetener ko. Pambapayat ko yan. Ako, tama po kayo dyan, Kuya Jamin. Kasi nung nakausap po namin yung mismo head food ko, nabalikan niya po namin na ano po, yung mga madaling makapagbawas ng ano ng calories, makapagpapay talaga yung stevia ko. Basta lagi lang po kayo iinom mo. At ito pa, wala naman kay Miss Ann Bagares. Shout out po, Family Bagares. Thank you po. Thank you. At ito na nga po, ayan ang mga LakWatchers. Oh. Yung shinare ko po kanina, yun po yung mga souvenir nila sa amin, yung mga products nila. Stevia Farm. Yan po yun. Ang sarap-sarap. Tapos, nandiyan ba yung mga pictures namin yung before? Ayan, yan po. Yan po yung mismong events place po nila. Ayan po. Yan po yung, yan yung uncle ko, yung kasama ko kung kumakanta. Siya po yung nag-train sa akin. Kami yung kumakanta. At nandito nga po kami sa Davao ngayon. Ayan. Share aloud nga po. At nice ko din po palang i-shoutout po lahat po ng ating mga magiging na mga kapalisan dito po sa PNP Davao. Nanonood po sila ngayon. Maraming salamat po sa inyong pong pagtutok at sa napaka gabait po ninyo. Maraming salamat po sa pag-accommodate po sa amin. Thank you po. At ito na, LakWatchers, maki-on the watch na po tayo dahil lucky ka na ulit. Tapos makiki-join sa chikahan na Ayun na si ate, oh. Si ate. Ate, teka lang. Top dive po. Op. Ate. Hello, ate. Hello, ate. Ayan. Balita namin, ikaw ang hardinera dito. Oo, ikaw ang reyna hardinera. Tara, reyna hardinera. Ayan ba yung stevia, ate? Opo. Yan. Ito siya. Sabi nila mahirap daw ito alagaan. Hindi so, naman po. Ay, hindi daw. Sabi wala bang ano, klimang ganyan? Ganun lang po yan. Ha? Hindi, pag umaga at hapon lang po dilig niya. Ha? Magad daw? Umaga at hapon po dilig niya. Kailangan po lalagyan. Dilig po. Opo. Paano kailangan lang po siya at lagyan ng kataba. So, na all natural. Wala opo. Pang pesticide. Oo. So, yun ang pagkakaiba po ng organic sa hindi organic. Ano po? Opo. So ito po yung certified organic. Opo. Ang nilalagay is ano? Yung nga, manure. Para social. Ano? Manure. Gaano katagal yan from... Maliit pa lang. Pag mangan ito, gaano siya magiging ganyan? Gaano doon pala sa lupa pa lang. Mga 6 na buwan. 6 months? Matagal din. Ay, mga ganito mga 3 buwan po. Mga ganito na. Ah, ganyan na. Pwede na itong gawing sugar? Pwede na po. Na siya? Opo. Ah, talaga? Ito po, ito na po lahat yon o marami pa kayo nakatago? Nakatago? Marami po sa ibang lugar. Sa ibang lugar? Tama. Hindi pwede kayo inagasumag muna. Ikaw tagang taga-alaga nila? Ilan kayo? May mga nag-aalaga po nito. Uh-huh. Ako po marunong din kasi dati po, yung asawa ko, tinutulungan ko mag-alaga. Uh-huh. Kasanay din po ako nito. Gano'n ka na kayo katagal dito, ate? Ano na po kami dito eh. Bali, 15 years. Wow, 15 years. Kasi ay, hindi na po. Ano, mahigit na po. Ah, mahigit na. Kasi 18 years na daw itong balito. Baga kasama ka sa umpisa, halos. Opo. Ang ganda. Umpisa pa lang po, alagaan ng asawa ko to. Tapos nawala na siya ng ano. Huwag niyo naman kasi ginaganyo. Parang may galit po kayo sa asawa niyo. Kasi hindi pagkakasama yung asawa ko to, chart lang. Pero ito nakakatuwa ano, kasi isa ka sa mga, kumbaga, pundasyon na nitong ano, stevia farm. Opo. Diba? Oo. Ito ba ipapamana mo rin sa mga anak mo? Ang pagtatanim nitong stevia? O kaalaman sa mga organic, pagtatanim ng organic? Opo. May anak mo ba kayo? Tanong namin. Meron po. Ilan? 4 na lalaki.
Ay, apat na lalaki. Masakit sa ulo ba yun? Medyo po. Sabi ko na nga ba. Bakit? Babain may anak mo ah. Kaya nga. Kaya nga di ba pag apat na lalaki, isang alang lalaki, masakit na sa ulo. Apat pa kaya. Pero okay lang po sila, nag-aaral lang po sila. Opa. Wala kang katuwang dito na anak nyo na marunong magtanim ng ganito. Meron po. Ah, meron. Ayun, naipamana niya na ang pagtatanim. Isa din po ba yun yung anak ninyo na natulungan ng ano sa education? Ng, oo, yung scholarship. Yung scholarship kineme. Opa. Ah, talaga? Nag-college siya? Huminto po siya mag-pandemic. Huminto po siya. Pero natrabaho na po sa kumpanya din nila. Ay, maganda. Ang galing. At least na kahit hindi nakapag-aral muna, kasi nga naman, hindi inaasahan. Inako pa rin nila. Mm-hmm. Aganda yan. Papagaling. Pwede ba ako magtanim yan? Sa akin, sa paso? Pwede ba hindi po tumatagal sa paso. Ay, hindi. Ganun. Kailangan talaga sa lupa. Eh, hindi po. Ay, malapad hindi po, na lupa. Tumatagal din po siya. Kailangan maayos yung pag-alaga niya. Kasi nga, ganyan. No? Kailangan tutok. Ate yung stevia kasi yun nasa boxing ready-made ng ganun. Mahal. Dito ba pag dito ako mili rekta, mas mura? At paano mag-reserve? Pwede po ba yun? Pwede po. Mahal kasi yung mga ganyan eh. Mahal yung ganyan, oo. So, yung kasi mga gusto mong reseller at saka gusto mong makamura, punta na kayo dito, rekta. Ang lapit lang bulto naman. Na bilhin nyo. Tama. Ang lapit lang kasi dito tayo sa Bukawi, di ba? Oo. Tama. Maraming po salamat, thank ate. Thank you, ate. Ayun, yung father ko po, isa sa mga farmer ng organization. So, yung ilan po kasi sa mga anak nila ay sinutulungan nung organization para makapag-aral. So, isa po ako sa mga napili. And yun po, nagtatanim po yung father ko ng stevia at saka iba pang fruits na pwede i-offer nung organization po. Yung akin naman po, hindi naman po ako anak ng farmer, pero po, ang mami ko po is agriculturist. Kaya po, nagkakilala po sila ni Tita Au. Ako po, ano po, natuwa lang po si Tita Au sa post ng mami ko, kaya po kinuha po akong scholar kasi po, medicine student po ako. Parang natutuwa po siya sa passion ko na mag-aral. They supported me po for full support, 4 years. Tapos every month po, nagbibigay sila ng financial support. Tsaka pag po kinailangan ko ng, for example, may kailangan akong special assistance, monetary, tapos support din from them. Ayun po, nag-reach out ako sa kanila, tapos nagbibigay rin naman po sila sa amin. And sobrang grateful ko po dahil naging part ako ng program sa pagiging scholar kasi first, nakagraduate ako as a tourism po. And then, of course, na-apply ko po yung mga learnings ko, tsaka yung mga pagkikipag-socialize din sa kapwa scholars. Malaking tulong po siya para paano ako harap sa tao. And then, yun. Para po sa akin, isang napakalaking pribilehiyo at blessing po na mapabilang at mapabilang sa isa sa mga scholar po ng Karilagan. Natutuwa po ako kasi ako po bilang medicine student, alam po natin na hindi po biro yung gasto sa tuition fee, sa pang-araw-araw. So, sobrang laking tulong po ng scholarship through allowance kasi po, yun nga po, para matulungan ka sa pag-aaral po. Gora na sa next destination! Ready na kaming mag-explore ng mga pamana ng Bukawi, Bulacan! Ayan na dahil birthday ni Sir Ray! Yes! Oo, magluluto tayo ng Pinoy-style spaghetti! Spaghetti! Ang pangalan ba talaga ng halaman, stevia? Yes po. Spell. S-T. S-T? Ay, nakita ko na. S-T. Dayaan siya naman. Lakwatsika! 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 Lakwatsika may kasamang chikahan! Tara na! Chikahan! Welcome back po sa LakwatsikaDora! At yun nga po, no, nakachikahan nila si Ate Elvi na isa po sa mga farmers doon sa stevia farm. Certified organic ito at nilalagyan lang ng pataba. At 6 months daw po ang pagpapatubo bago i-harvest. At si Ate Elvi din po na ipamana ang pagtatanim ng stevia. At ang isa sa anak ni Ate Elvi ang tulungan ng scholarship ng stevia farm. Bong naman! At yun po, nakausap pa nga ang ibang scholars ng stevia farm. Full scholarship at may financial support pa. Kaya saludo po kami sa stevia farm organization. Hindi lang po natutulungan yung mga tao na magpapayat,
Tapos, kung hindi, natutulungan din po yung mga tao para po makapag-aral. Kaya saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Ang dami niyo pong natutulungan sa inyo pong organization. At nakakatuwa no po, nung share ko lang din po ulit, nung natry ko po yung Stevia Farm, talagang halos araw-araw, gusto ko na siyang ilagay sa...